Tagumpay. Magandang oras na naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isang katanungan ng isa nating taga-subaybay. Narito si Miss Eva para sabihin sa atin kung ano ang tanong ng ating viewer. Magandang araw po sa inyong lahat at narito na naman po tayo para basahin ang katanungan ng isa nating taga-subaybay. Narito po ang kanyang katanungan. Attorney, magandang araw. Ako'y bago niyong subscriber. Namatay ang aming tatay. Meron siyang will ngunit hindi kami sinali sa kanyang will. Ang aming tatay ay kasal sa aming ina ngunit sila'y nagkahiwalay. Nagpakasal uli siya sa iba. Ngayon, ang sabi ng kanyang pangalawang asawa na wala raw kaming karapatan sa naipundan nilang dalawa ng aking ama. Siya daw at ang dalawa nilang anak ang may karapatan. Tama ba na wala kaming karapatan sa naipundan ng aking ama at ng pangalawa niyang asawa kahit kami ay mga legitimate na anak? Buhay pa ang aming ina ngunit di siya nakikialam. Hihintayin ko po ang inyong opinion and God bless po. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang isang patnubay lamang at kung ano man ang aking mga kuru-kuru sa topic na ito, ito ay aking mga sariling opinion lamang at hindi may tuturing na legal services. Gayun din sa mga katanungan sa comment section ng ating channel, ang aking mga sagot ay aking mga sariling opinion lamang. Bago natin talakayin ang ating topic, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang mga bago nating video. Gusto ko pa rin ipagbigay alam ng ating shoutout ay nasa last portion ng ating video. Kung meron kayong gustong ipa-shoutout, kung gusto nyong magpa-shoutout, kung meron kayong gustong batiin, please leave a message doon sa comment. Balik sa ating topic. Kung nagkahiwalay ang mag-asawa at nag-asawa uli ang mister pagkatapos nakapagpundar siya at ng kanyang pangalawang asawa ng mga property, namatay ang mister, sabi ng pangalawang asawa na walang karapatan ang mga anak sa unang kasal dahil ang property ay naipundar sa pangalawang kasal. Mga kaibigan, siya at ng dalawa niyang anak, ayon sa kanya, ang may karapatan lamang sa property na naipundar nila. Ang tanong, wala bang karapatan ang mga anak sa unang kasal sa estate ng kanilang tatay? Una sa lahat, ang tatay ng ating taga-subaybay sa kabila ng pagkakaroon ng isang legal na kasal ay pumasok sa pangalawang kasal. Ang isang may asawa ay hindi maaring legal na makipagkontrata ng pangalawang kasal hanggat ang unang kasal ay hindi pa legal na na-terminate sa pamamagitan ng isang judicial declaration o pagkamatay ng unang pinakasalan na asawa. Dahil walang visa ang pangalawang kasal, ano ngayon ang sistema ng mga naipundar na property sa pangalawang kasal? Sa ating family code, ito ang nakasaad. In cases of cohabitation not falling under the preceding article, ibig sabihin, walang capacity na magpakasal dahil may balakid gaya ng kasal pa rin sa iba. Only the properties acquired by both of the parties through their actual contribution of money, property, or industry shall be owned by them in common in proportion to their respective contributions. In the absence of proof to the contrary, their contributions and corresponding shares are presumed to be equal. If one of the parties is validly married to another, his or her share in the co-ownership shall accrue to the absolute community or conjugal partnership existing in such valid marriage. Nangangahulugan na sa mga kaso ng cohabitation o yung pagsasama na hindi kasal dahil may balakid o kaya kasal pa sa iba,
Kristo kaya'y kasal, ngunit walang bisa ang kasal nila, nanging ang mga ari-arian na nakuha ng magkabilang partido sa pamamagitan ng kanilang aktual na pinagsamang kontribusyon ng pera, ari-arian o kaya'y industriya ang dapat na pagmamayari nila ng ayon sa kanilang kontribusyon. Pero kung walang patunay tungkol sa kontribusyon ng bawat isa, ang kanilang mga kontribusyon at share sa pagpundar ng mga property ay ipinapalagay na equal, pantay, parihas o pantay ang kanilang ownership. Kung ang isa sa mga partido ay legal na kasal pa sa iba, ang kanyang bahagi sa co-ownership ay dapat na maiipon at mapupunta sa absolute community or conjugal partnership sa unang legal na kasal. Dahil dito, ang share ng tatay ng ating tagasubaybay na naipundar nila ng kanyang pangalawang asawa ay mapupunta doon sa conjugal partnership o kaya absolute community ng kanyang first marriage. Halimbawa, kung ang property na naipundar ng pangalawang kasal ay worth 5 million pesos pagkatapos na ibawas lahat ng mga utang at taxes at iba pang mga babayarin, ito ay hahatiin ng pantay sa pagitan ng pangalawang asawa at ang tatay ng ating tagasubaybay. So, 2.5 million para sa second wife, 2.5 million para doon sa namatay na tatay ng ating tagasubaybay. Mapupunta ito sa conjugal o absolute community ng kanyang unang kasal. Sa papaano ngayon, hati ng 2.5 million na share ng tatay ng ating tagasubaybay, ito ay nakasaad sa Article 888 ng Civil Code na nagsasabing the legitimate children and descendants consist of one half of the hereditary state of the father and of the mother. The latter may freely dispose of the remaining half subject to the rights of illegitimate children and of the surviving spouse. Ang mga lehitimong mga anak o apo kung sakasakaling patay ng anak ay tatanggap ng kalahati ng minanang ari-arian mula sa ama o kaya ina. Maaring malayang ipamigay ng ama o ina ang kalahati, ngunit isalang-alang ang mga karapatan ng mga anak sa labas kung meron at ang nabubuhay na asawa, kung buhay pa ang kanyang asawa. Dahil buhay pa ang asawa ng ating ama ng tagasubaybay, ayon sa ating batas, ang kanyang share sa ari-arian ay katumbas ng share ng isang legitimate na anak. So ganito ang hatian sa 2.5 million pesos na estate ng tatay ng ating tagasubaybay. Kalahati ay mapupunta sa mga anak, kalahati nito which is 1,250,000 pesos, ito yung hatiin ng pantay ng kanyang mga legitimate na anak. Kung meron siyang apat na anak sa legal marriage, ang isang anak ay may share na 312,500 pesos. Ang surviving legal wife naman ay may share na 312,500 pesos dahil ito yung katumbas na share ng isang legitimate na anak. Dahil ang namatay ay meron din siyang dalawang anak sa pangalawang kasal, sila ay illegitimate na anak dahil void ang pangalawang kasal. Ang mana ng isang illegitimate na anak ay katumbas ng kalahati ng mana ng isang legitimate na anak. So, ang kalahati ng 312,500 pesos, ito yung 156,625. Ang bawat isa sa kanila, meron silang 156,625 pesos. Ang summary ay ganito. 1,250,000 pesos ay mapupunta sa apat na legitimate na anak, 312,500 pesos para sa surviving legal wife,
at 312,500 pesos para sa dalawang illegitimate na anak. Ang total, kung i-total natin lahat, it's 1,875,000 pesos. Kung ibawas natin ito sa 2,500,000 pesos na estate ng namatay, ang matitira ay 625,000 pesos. Ito yung free portion o bahagi ng hereditary estate na pwedeng ipamigay ng tatay ng ating taga-subaybay. Pwede niyang pamigay sa iba sa pamamagitan ng will o kaya testament. So, sa madaling salita, hindi tama ang pangalawang asawa na nagsasabing walang karapatan sa hereditary estate ang mga anak ng namatay sa kanyang unang legal na kasal. Ang mga anak, legitimate man o illegitimate, ay meron na meron mamanahin sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga parents dahil sa ating batas, sila ay mga compulsory heirs. Sila yung tinatawag nating sapilitang tagapagmana. Mga kaibigan, bago tayo magtapos, shoutout muna tayo kina Cherin Fernandez, isang OFW sa Lebanon. Shoutout din kay Marvin Duyag ng Saudi Arabia. Kumusta yung mga kaibigan natin dyan sa Saudi? At ganoon din, shoutout sa Pedregosa family ng North Cotabato. Shoutout kay Marivic Ilagas Tumamao ng Doha, Qatar. Kay Rolando Palad ng San Felipe, Binalunan, Pangasinan. And of course, happy happy birthday kay Alex Aguilo. And happy happy birthday kay Icy Lucadio del Mundo. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. See you again sa ating next video. Bye-bye!